Po mga kumari, pag-usapan natin ngayon kung paano magtanggal ng violation doon sa support in box. O yan ang ating pag-uusapan dahil yan ang tinatanong ng aking isa na taga supporter, si Ma'am Nalani Marquez. Yan, nasa sa screen siya yun. O yun ang ating pag-usapan. So, kung gusto niyo po malaman, panoorin buo pong video na to para malaman nyo kung ano po ang dapat natin gawin. Konting tips lang po para yun, dahil nagtatanong po si Sis Milani, yun ang ating sasagutin. Punta tayo sa ating Facebook. Yan. Tapos doon tayo sa Help and Support. Nakita nyo, Help and Support. Tapos, pindutin natin ang Help and Support. Tapos, nakikita nyo dyan, merong Support Inbox. Tapos, nakikita nyo dyan yung Your Alert. Diba, ang dami? Meron din akong mga copyright violation. Ayan. Mag-delete ako ng isa. Kunwari, ito po yun. Ito po yung i-delete ko. Tapos, nakikita nyo po yung see details. Yun, ipindutin mo yung see. Tapos, continue. Pindutin, continue. Continue ulit. Pagkatapos, continue ulit. Pagkatapos, meron yung tatlong pagpipilian. Yung accept changes, submit dispute, remove video. Ayon sa akin nga, mga palangga, mga kumari, ang sa akin, remove po yung video para wala ng problema. Ayun, ito ang pinipili ko yung nasa baba, 1, 2, 3, ito, yung remove video. Dahil ayoko nang magka-problema, yun, continue yan, tapos delete video, pagkatapos, i-close mo ulit, tapos, yun, punta ka agad ulit yung may tatlong line sa Facebook mo. Yun, punta ka ulit sa Help and Support, yun. Yan, nakikita mo yung Help and Support. Yan, pindutin mo ulit yung Support Inbox. Yun, pindutin ulit yung video na yun. O, yung video na di-delete ko. O, wala na dito. Po, mga palangga, yun ang konting tips ko para sa kay Sis Milani Marquez. Yun ang sagot ko sa tanong. At mga kumari, yun din ang gagawin nyo pag meron din kayong copyright. O, sana po, nakatulong po. Follow for more! Tanong. At mga kumari, yun din ang gagawin nyo pag meron din kayong copyright. O, sana po, nakatulong po. Follow for more!